Good morning, Isabela. Dito po dumako ang Agila ngayon. Sa hometown, Isabela, para dito ganapin ang Mega Humanitarian ngayong January. Kakaumpisa pa lang po ng taon, pero Mega Humanitarian agad ang inumpisahan ni Boss Francis Leo Marcos. Tinatawag niya nga ito na legendary yung mga susunod na Mega Humanitarian. Okay, so ako po si Lamar Creation, kasama ko si Utol Benok. Sundan nyo kami ngayong araw dito sa Mega Humanitarian in Isabela. Ang location po natin ay dito po sa may Masonic Lounge, Barangay Perry, Naguilian, Isabela. Alright, tutukan nyo itong mga video namin ngayong araw dahil maraming mga ganapan na magaganap dito. Alright, let's go! I would like to impart to you the words of my beloved friend, partner in all sa foundation, business, lahat, no? Mr. Francis Leo Marcos, sabi niya, a better Filipino for a better Philippines and a better future. This is the seed of hope that we wish to plant it in each Filipino's heart. We are here today for humanity, for the Isabela Police Provincial Office. We call upon all of you to show each and every Filipino that even in our small corner of the world, that all members of this office are free and independent. We are giving out free eyeglasses today to show our support to you, whom we want the country and the rest of the world to see as the protector of our country's innocence and virginity. We want all of you to see with clear and biased eyes and use your power to impose the rule of law and deliver justice to save humanity. Our country needs police officers who can discern right and wrong for themselves. Who have faith in God and are confident enough to impose justice to save humanity. Thank you very much. Mabuhay kayong lahat. And let the humanitarian activity begin. To God be the glory. Thank you, thank you. The San Mariano Masonic Lodge. All the member of the San Mariano Masonic Lodge whom initiate this humanitarian activity. Guys, thank you. Without you, this activity will not be happen. Because of your sincere initiative, kaya nandito ako ngayon. Of course, my friend, hindi ko makita. Lieutenant Colonel Tulin. Masyado kang malakas sa akin. Okay, Nana. Nag-request ka ng alas 9, 9:30, ginrant ko yung request mo. Naimbag gabigat ka na kayo amin. Nakakapsat ko kay Ilocano. May bagak di bagbagay nga syaket naggapo dito eh. Agyaman na kinihapo Diyos, kinagyaman tayo kadag ito yung tao nga dati nga nag-initiate na tapno maipaay kanyayo dito yung activity. And I'm proud for these guys who've been extending all their effort just to serve you. Palakpakan po natin yung San Mariano Masonic Lodge. Of course, let me recognize the doctors, the technical staff, who's their undying service for their fellow men. Ay hindi na pwedeng questionin pa. As I have said in so many speeches,
helping all our countrymen is not an easy task. But if every generous heart will fix to this endeavor, no matter how great the mission is, it will surely be achieved. Gusto kong i-recognize kayo lahat. Wala kayo, hindi ito matutuloy. Huwag po ako ang pasalamatan ninyo. Ang pasalamatan po ninyo ay ang mga taong ito, especially yung mga kuyang dito, yung mga daddy at mommy ko, na nag-initiate ng activity na to para matulungan kayong mga tao na walang capacity na magpunta sa optical clinic o bumili ng kanilang wheelchair. To all the members, the police, the doctors, technical support, technical staff, hindi ko na mababanggit yung pangalan nyo, distinguished guests, my friend, magandang umaga. Of course, to all my supporters, I know I have many supporters here. To all my supporters who supported me through the years, especially the previous election, we might not be able to achieve victory, but the 5 million vote who supported my bid is enough to consider myself as a winner, not only in politics, but a champion in the heart of those 5 million men. However, deep in my heart, I really don't want to be a politician because that is not my business and that is not my forte. I just wanted to help everyone as much as possible, not only the Ilocanos, but the whole Filipinos in different race, creed, or religion with regards of colors. Everybody must help one another because Filipinos are like that. We must live by each other's happiness, not by each other's misery. We must not hate and despise one another. In our country, there's a place for everyone. And this beautiful world is bounty of good seeds, and I know it can provide for everyone. The road of life could be at liberty and wonderful. But I remember during my incarceration, many of our brothers and sisters have lost the way. Why? Because greediness to fame, power, and wealth have poisoned our soul. And those ambitious men barricaded the world with hate. And foolish individuals dragged us into misunderstanding and misery. The world has evolved. We have developed so much technology. But we almost lost humanity. Our knowledge has made us cynical. Our cleverness made us skeptical. We strive for the best, but sometimes, and many of us, we feel too less for our less fortunate people of the society. We need humanity more than technology. We need kindness and gentleness better than cleverness. Because the absence of these qualities in the heart of man, life will be savage and all will be lost. You know, I'm just an ordinary man who tried to awaken the hero inherent to every man. Because I believe that we are all heroes. Daddy, we are the heroes that has the power to create happiness. The hero that has the power to make this life beautiful and wonderful. And in the name of liberty and democracy, and of course in the name of humanity, let us use the heroism within us to create a decent world that can give all of us equal right and equal opportunity. A world that can provide a better future to our children and a security to a safer community. Magandang umaga po sa inyo lahat at mabuhay po kayo, and let the humanitarian in Isabela begin at San Mariano Masonic Lodge. Magandang araw po.
gusto ko nga palang bago ko umalis, may nakalimutan ako. Sorry ah, kasi wala po akong papel dito na dapat kong basahin. Ito ba yun? Meron pala. Wala, walang papel. So, gusto kong i-acknowledge ang presence ng Philippine Army. Philippine Army at lahat ng mga barangay tanod, yung mga nurse na nagpo-volunteer ngayon, lahat nire-recognize po kayo ni Francis Leo Marcos. Ako po, shakot tagal ito eh. Ni inang ko at nagtamambantay. Yes, and I'm proud to be the son of Isabelano. Maganda umaga po. Alright, time check muna tayo mga kapatid. 7:30 in the morning. Makikita nyo po yung mga tao sa likuran ko. Napakarami na po na nakapila at na magbibigyan ng mga libreng salamin ngayong araw. Kasama ni dyan, may mga ipamimigay din ng mga wheelchair si Boss Francis Leo Marcos. So pasok pa tayo sa loob doon para makita natin lahat po kung gaano karami na yung mga tao nakaantabay dito sa lugar ng Mega Humanitarian dito po sa lugar ng Isabela. Maraming salamat again. Ako si Lumar Creation. Sundan nyo pa kami sa mga susunod pang video. Thank you so much. Alright, so time check tayo, 9:30 in the morning at nakikita nyo na napakarami pa rin na dumarating para magkaroon ng mga libreng salamin o mag-avail ng libreng salamin na pinamimigay ni Boss Francis. Kasama dyan ang Semay de Esperanza Foundation at ang FFCI Worldwide. Alright, magtatanong na, mag-interview tayo. Tay, pwede po ba kayong ma-interview? Saglit. Ito, sir. Anong oras po kayo dumating dito kanina? Mga alas 8 na siguro, sir. Alas 8 po. Okay. Pang anong number po kayo? 1,100, sir. Okay. Si tatay, at ano pa ang pangalan niya, tay? Bonifacio Jarjo, sir. Si tatay Bonifacio ay dumating ng alas 8. Ang number niya ngayon ay 1,100. So medyo matagal pa makakakuha ng salamin si tatay. Alright, maraming salamat po tay. Dito naman tayo. Sir, good morning po. Ano po pangalan nila, sir? Ronaldo Paz, sir. Sir Ronaldo Paz, kayo po ba ay nakapila para sa salamin o para sa wheelchair? Sa salamin po. Sa salamin. Kasi nakita ko po meron kayong saklay. May nagbibigay rin po ba naman? Wala. Meron po kasing mga wheelchair sa loob. So hindi ko alam kung kayo po ay kasali sa wheelchair o sa saklay. Sa salamin lang po. Sa salamin lang siya, sa salamin. Alright, maraming salamat. Ano po pangalan nyo, sir? Ronaldo Paz. Ano po ang number nyo? 1,257 po. 1,257. So medyo matagal. Ganun karami mga kapatid ang nakapila at marami pang dumarating dito. So antabayan natin mamaya again. Follow up natin mamaya sa ating time check mamaya kung ilan pa yung mga nakapila. Again, Lumar Creation, kasama ko si Utol Benok. Back to you guys. So makikita nyo po no, at sa dami po ng tao dito, walang tigil po, full pack po talaga ang covered court na to. Ito po ay isang lugar dito sa Isabela, Masonic Lodge. Alright, so nakikita nyo po sa akin likuran ay mga kasundaluhan. Hindi lang po mga ordinaryong tao ang naging beneficiary nitong, o mga recipient nitong ginagawang humanitarian ni Boss Francis Leo Marcos. Kasama dyan ang AFP, ang mga kapulisan at ang mga member ng Mason. Alright, so yan po ang mga naging beneficiary dito. Alright, so sa akin hindi ko alam, nakikita nyo ang mga kasandaluhan kasama po dyan. Iba po dito kasi dapat ang bibigyan lamang po ay yung mga kapulisan at mga kasandaluhan, kasama na dyan ang BFP, AFP at PNP at yung mga member ng Mason. Pero ang ginawa ni Boss, naglagay siya ng special lane para sa mga private individual, kaya dumami po ng ganito karami. Grabe, no? So yung interview natin kanina, dumating sila na alas 4 na madaling araw, nag-umpisa sila pumila dito. So nasa 124 yung number nila. So malapit na sila, pero yung iba ko na interview doon na late na dumating, mga 10 o'clock, nasa 1,000 na po yung kanilang bilang. So ganun po katagal ang pag-aantay na gagawin, pero mabilis naman ang proseso dahil napakarami natin doktor dito. Kasama diyan sila Doktora Grace, ang kanyang team, ang team doctors, at mabilis naman yung ginagawang pagpaproseso ng mga salamin. So again,
ito pong humanitarian na to na supposedly ay para lang po sa mga personnel o mga uniform personnel, pero hindi lang po yan dahil nga si boss mismo ay nag-decide na pati mga residente dito po sa Isabela ay mabigyan, kaya umabot po ng pagkarami-rami po. At wala naman po problema dahil napakarami natin mga salamin, kasama na dyan yung walang puknat na pamimigay ng mga wheelchair at marami pang iba. So again, sundan nyo po ang aming video for today at ayan, makikita nyo ang mga ating mga kasandaluhan. At marami pa tayong video na segment dito sa video na to. At tabayanin nyo po mamaya. Again, the more creation here, kasama si Utol Benok. Alright, this time kasama natin si Sir William K., ang Worshipper Masters dito po sa San Mariano Masonic Lodge number 307 po. Ayan. Alright, Sir William, gaano nyo na po katagal or gaano kayo ilang beses nyo na po na experience yung ganitong klase ng humanitarian? Pagdating po kasi sa optical, it is the first time po na nangyari po sa amin dito sa San Mariano Lodge. But every year, we conduct our medical, dental, and surgical mission, which is Sir Francis Leo Marcos nagsabi na he will support us in our endeavors. Magpaalam lang po kami sa kanya. Iyon. So, ibig sabihin, sir, hindi lang ito yung first and last. Yes, sir. Yes, sir. Actually, besides sa San Mariano Lodge na kinakandak every year ng mga medical missions, si Sir Francis Leo Marcos ay nangako at nagsabi sa amin na sumulat sa kanya para maging partner na mismo ng kanyang foundation, yung San Mariano Lodge 307, sa lahat ng kanyang gagawin humanitarian mission po dito sa Isabela. Alright, so napakalino mga kapatid, ano? By the future, sa lahat ng mga gagawin humanitarian ng Cemetery Esperanza, IPFCA Worldwide, kasama si Boss Francis Leo Marcos, kasama na rin natin ang Masonic Club ng 137, sir. 307 po, sir. 307, alright. So ito po ay isang branch ng isang branch ng Mason. Yung San Mariano Lodge po is under po sa jurisdiction ng Grand Lodge of Free and Accepted Masons of the Philippines na pinamumunuan po ng aming Grand Master na si Most Worshipful Don T. Ramos Oipiching po. Wow! Medyo na-overwhelm ako sa mga kinikwento ni Sir William. Grabe! So, ano pa po ang future plans ng Mason, Sir William? The same with Sir Francis Leo Marcos na maiparating sa mga mamamayan ng Isabela ang mga tulong na dapat naming itulong through rin kay Sir Francis Leo Marcos po. Okay, hindi ko na masyado tatanungin Sir William kasi alam naman natin ang brotherhood ng Mason ay talagang humanitarian ang kanilang objective din. Again, thank you so much Sir William at sa mga susunod po, sa mga susunod na interview, sa mga susunod na project, humanitarian project, I'm sure magkikita at magkikita ulit. Yes, tayo, sir. Yes, sir. Maraming salamat po sa ating mga manonood. Maraming salamat po sa lahat ng mga pumunta at lalong-lalo na po sa mga technical group ng optical mission po na ito. Hindi ko naman po sila lahat kakilala, pero kami po in behalf ng San Mariano Masonic Lodge number 307 as their worshipful master, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pagtiwala na kami po ang mag-initiate ng malakihang mega optical mission po ni Sir Francis Leo Marcos po. Maraming salamat po. Wow, thank you so much Sir William. Again, magkikita pa po ulit tayo, sir, sa mga susunod na interview. Sir William ng San Mariano Masonic Lodge number 307. Wow, thank you so much, sir. Thank you. Alright, ang kasama naman natin ngayon, isa pang recipient ng salamin. Ano po pangalan nyo na yun? Elizabeth po. Ma'am Elizabeth, gaano na po kayo katagal nagsasalamin? Matagal na po sir, kaya lang po na-stop lang po kasi sa ganito pong hirap, wala pong pambili. Yung dati nyo pong binibiling salamin, nasa magkano po ang price range? Mahigit 2.8 po. 2.8. Ngayon po, nakuha po ni Nanay Elizabeth ng libre. Ano po masasabi nyo kay Boss Francis, Nanay? Nagpapasalamat po ako kay Sir. At meron po kami binigyan po. Binigyan niya po kami ng aming salamin.
Na libre po. Nadagdagan po ba yung grado nyo or dati pa rin? May grado po yung mata ko, sir. May katarata nga po. So, nadagdagan po yung grado? Ako, sir. So, ngayon, ngayon ma'am Elizabeth, mas malinaw ng inyong mata, makakapagtrabaho na kayo ng mas mabilis. Opo. Dahil hindi nasasakit yung ulo nyo, malinaw ng inyong panin. Maraming salamat po, ma'am Elizabeth. Thank you po, sir. Maraming salamat po kay doktor po. Alright, ayan po si Ma'am Elizabeth. Thank you so much, ma'am. Thank you so much po. Alright. Mag-aana pa tayo ng recipient, mga kapatid, at nakikita natin sa mukha nila talagang masaya dahil bago na yung kanilang mga salamin. Again, more creation here, kasama si Utol Benok mamaya ulit para sa ating mga interview pa. Time check muna tayo, mga kapatid. It's already 5 o'clock in the afternoon. Sa nakikita niyo po sa likuran ko, ganito pa rin karami ang mga nakapila para sa ating salamin, ano? At sa mga oras na to, interview natin si Nanay. Nay, dito po kayo. Ano po pangalan niyo, Nay? Gertrudes Filippi po. Ma'am Gertrudes, asan po yung salamin niyo po? Ato po. Oh. Suto po. Dati na po ba kayo nakasalamin? Opo, sir. Na bali ngayon, nagpaano kayo, baka madagdagan yung grado. Oh, so ito po, ma'am, para makita natin. So ito po, recipient po siya ng kanyang bagong salamin. Tingnan natin. Nako, bagay na ba? Po. Ano po ang masasabi nyo, ma'am Gertrudes, sa inyong bagong salamin? Yaman na kanya na, sir. Na pag-asatan na kanakaalat ti Antiochos. Alright, so kahit di ko po naintindihan yung sinabi ni Nanay, kasi ako po ay Tagalog. Pero sa mga Ilocano, naintindihan nyo naman yung sinabi ni Nanay. At nagpapasalamat po siya kay Boss Francis Leo Marcos. Again, Nay, ingatan nyo po yung salamin at mabuhay po kayo. Dahil sa, siyempre yung salamin natin ay ginagamit natin para sa ating pagtatrabaho, para maging malinaw ang ating mata. Palakpakan natin si Nanay Gertrudes Filippi po, sir. Ma'am Gertrudes Filippi. Okay. Thank you so much, mga Nay, at kayo po ay uwi na po kayo para makapagsaing na. Opo, thank you so much. Alright, again, mag-ihalan pa tayo ng isa pang recipient. Tatanungin natin kung ano ang kanilang pakiramdam at bago na ang kanilang salamin. Alright? Isang matagumpay na naman na mega humanitarian ang naganap dito sa lugar ng Isabela. Nandito po tayo sa compound ng Masonic Lounge dito po sa barangay Nagilian. Isabela, at naganap ang isang matagumpay na naman na mega humanitarian dito po sa Isabela. Sa tulong po yan ni Colonel Joel Dulin kasama si Boss Francis Leo Marcos, ang Sema de Esperanza at ang FFCA Worldwide. Abangan nyo uli kami sa mga susunod na series of mega humanitarian. Dito po, ang susunod po natin ay ang Peña Blanca Cagayan. So tutukan nyo ulit ang MLM team kasama dyan si Boss Francis Leo Marcos. Ang susunod na pagdapo ng Agila ay sa Peña Blanca, Cagayan. Again, ako po si Romel ng Limor Creation kasama si Utol Benok dito sa ating mega humanitarian sa Isabela. Maraming salamat po.